mga tol, kamusta? Gusto bang makakita ng bakbakan na tunay na labanan? Balitang boxing, pag-uusapan, nag-aapoy ang bawat laban. Laging pinupuri ang ugali ng mga nangungunang Pinoy boxers na katulad ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire at Donnie Ahas Nietes. Lalo na ang kanilang pinakita bago mangyari ang laban at pagkatapos ng kanilang mga laban dahil napanatili nila ang pagiging kalmado at mapagkumbaba. Ngunit isang kabaliktara naman ito sa karakter ng isang General Cuatro Alas Casimero na talagang hindi nagpapatalo sa angasan bago mangyari at pagkatapos ng laban. Kaya dito nahati ang mga Pinoy boxing fans na lagi na lang na ikumpara si Casimero kay Manny Pacquiao na kahit bastusin at halos apakan na lang ang pagkatao nito ng ibang lahi ay nakangiti lang ito at nanatiling kalmado. Ngunit hindi ito pwede sa angas ng Pinas na si Cuatro Alas na basta na lang apakan ang mga Pinoy. Kaya dahil dito sa ugaling palaban ni Casimero, madalas siya sinabihan na mayabang ng mga kapwa Pinoy at gustuhin pa nilang matalo ito sa mga kalaban. Motherfucker! No, you are no monster. You are a Japanese turtle. Ngunit sabi ng ibang Pinoy naman ay talagang mabait at matulungin si Casimero sa totoong buhay. Ngunit pagdating sa taas ng ring, talagang meron ding napatunayan itong ating bida na si Cuatro Alas dahil ito rin ay naging 3 Division World Champion na talagang hindi mo rin maitanggi ang lakas ng mga kamao nito kasama na ang galing at talino sa pakikipagbakbakan. Katulad na lang sa pagwakas at pagbaklas nito sa pambato ng Afrika at WBO World Champion na si Zulani Tate sa loob lamang ng 3 rounds at binawi ang titulo nitong WBO Bantamweight title. Oh, Casimero got it. Casimero missed. Casimero needs to pick his punches and he can't find it. Bago pa nangyari ang kanilang sagupaan, talagang sobrang liamado itong si Tete. Ngunit pagdating sa actual na laban, nawala ang galing at tigas nito nang matikman ang malamasong kamao ng ating pambato na si General Casimero. Subalit para sa mga hindi nakakaalam noong mga panahon na ito, si Tete ay isa sa mga kinatatakutan sa bantamweight division na katumbas lang ni Naoya Inoue. Maliban sa monster ng Japan na si Naoya Inoue, ay isa rin itong si Zulani Tete sa mga pinakaiwasang fighters dito sa bantamweight division. Kaya ngayon ating kilalanin kung gaano nga ba kalakas ang pambato ng South Africa na si Zulani Tete bago siya pinalambot ni General Casimero. Taong 2006, 18 years old si Zulani Tete. Pumasok bilang isang professional boxer at sa unang 13 laban nito ay 11 ang tinapos niya by knockout at 2 lang ang maswerteng nakaabot dito ng 12 rounds. At sa kasagsagan sa kalakasan nitong si Zulani Tete, 5 Pinoy na ang naging biktima sa bagsik nito kasama na sina Rexon Flores, Richard Garcia, Edward Pinerio, Jeter Oliva at ang Pinoy boxing prospect na si Arthur Villanueva. Taong 2010 na nakatikim si Tete sa kanyang unang pagkatalo sa kababayan niyang si Morothy Mitalain via technical knockout sa round 5, ngunit sa pagbabalik mas lalong naging mabagsik itong si Zulani Tete. Taong 2014 nakuha niya ang kanyang kauna-unahang world title belt kung saan nakaharap ni Tete ang undefeated na Hapon na si Tiro Kinishita. Panalo si Tete by unanimous decision at tuluyan niyang naagaw ang IBF World Super Flyweight title. Taong 2015 naman nakatapat ni Tete ang undefeated na si Paul Butler ng England. Si Butler ay isang Briton na hawak ng sikat na boxing promoter na si Frank Warren. Sa laban ay talagang buo ang kumpiyansa ng promoter ni Butler na walang kalaban-laban sa kanyang bata itong si Zulani Tete. Ngunit nagulat ang kampo ng mga Briton sa nangyari, nilamon ng buong buo ng Afrika na si Tete ang kanilang pambato kung saan pinasuko ito ni Tete si Butler sa loob lamang ng 8 rounds by technical knockout. Sa pagkatapos nanalo ni Tete kay Butler, talagang umahanga ng husto itong si Frank Warren kay Zulani Tete kaya nag-offer ito sa Afrikano
At sa sumunod na taon si Frank Warren na nga ang may hawak kay Titi. Taong 2017 naman, naagaw nitong si Zulani Titi ang WBO interim bantamweight title na hawak ng ating kababayan na si Arthur Villanueva by 12-round unanimous decision. Nakalipas ng ang 7 buwan, dito na talaga sumikat si Titi na nakalaban nito ang kababayan na si Benicio Gonya, kung saan nga ay winakasan ni Titi ang laban sa loob lamang ng 11 seconds kung saan napanalunan ni Titi ang WBO World Bantamweight title. Dahil sa world record na pinakamabilis na knockout sa loob lamang na 11 seconds sa world title fight, kinatatakutan lalo itong si Zulani Titi sa bantamweight division. Taong 2018, nakasama itong si Titi sa WSS o World Boxing Super Series. Isa itong bantamweight division tournament na nilahukan ni Naoya Inoue at Nonito Donaire. Dito nakatapat ni Zulani Titi ang pambato ng Russia na si Michael Alayan, kung saan panalo si Titi by unanimous decision. Dito sa tournament na ito, makatapat na sana ni Zulani Titi itong ating kababayan na si Nonito Donaire, ngunit dahil sa shoulder injury, si Titi ay nag-back out na sa laban. Nakatakas man si Zulani Titi sa kamay ni Nonito Donaire, ngunit hindi naman siya ligtas sa kamao ni Janrel Cuadro Alas Casimero sa kanilang pagharap. November 30, 2019, naganap na ang laban sa pagitan ng pambato natin na si Janrel Cuadro Alas Casimero at ng South African superstar na si Zulani Titi na ginanap sa Arena Birmingham sa England, kung saan sobra talaga ang pagka-underdog ng ating bida na si Casimero sa laban. Marami ang nag-aakala na ito ay madaling laban lang sa pambato ng South Africa itong si Casimero, na nagplano na nga agad ang promoter ni Titi na si Frank Warren sa isang mega fight showdown sa pagitan ng bata niyang si Titi at ang monster ng Japan na si Naoya Inoue, kahit hindi pa tapos ang laban ni Casimero at Titi. Isa itong pagmamaliit sa kakayahan ng mga Pinoy at pang-iinsulto sa pambato nating si Casimero. Sa umpisa ng laban, kita na agad ang height advantage nitong si Titi. Maraming binitawang suntok si Titi na sa hangin lang tumatama, habang unti-unting pinag-aralan ni Casimero kung paano kumuha ng timing para mapasabog ang kanyang dalang bumba. Pagdating ng round 3, dito na sa isang pagkakamali ng ni Zulani Titi, na ipatama ni Casimero ang malakas na suntok, kung saan sapol sa sentido ang Afrikano na nagresulta sa pagkalasing nito. Nagawa mo makatayo nitong si Titi, hilong-hilo itong nakikinig na binilangan ng referee, kaya mula dito hindi na ito pinapurma ni Casimero mula sa mga kombinasyon. Isang malakas na suntok naman ang tumama, kung saan bumagsak ulit ang pambato ng Afrika. At dito na tinigil ng referee ang laban. Sa pangyayaring ito, pumutok ang pangalan ni Casimero at nagurong-sulong na lang ang kampo ni Naoya Inoue. Salamat, mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe para ma-update ko kayo sa mga bago nating uploads. Mga tol, kamusta? Gusto bang makakita ng bakbakan na tunay na labanan? Balitang boxing, pag-uusapan, nag-aapoy ang bawat laban.